dito kami sa Intramuros sa Maynila. So dito ako ngayon sa tapat ng Lyceum of the Philippines. Nasa loob siya ng Intramuros. So kami ay nagtawag muna ng padyak para maikot namin ang buong loob ng Intramuros. So ang sabi ni Kuya ay 100 per 30 minutes ang bayad ng tour. So maganda din naman siya kasi magkakaroon ka na ng tour guide. At the same time, meron ka ng sasakyan. Kasi hindi mo naman kaya ikutin nang maglakad ka lang kasi malawak ang Intramuros. Kasi doon sa mga hindi pa nakakaalam, syempre ang Intramuros ay isang community. So malawak siya. Hindi lang siya basta maliit na lugar. So kailangan natin ng masasakyan. So ngayon ay hinihintay muna namin si Kuyang Pasyal. So ayan, paparating na sila, dalawa sila. Dahil kami ay 5 katao. Ayan. So, bali kanina pa lang, nag-attend kami mga katropatids ng secret wedding ng isa sa aming mga friends. So, abangan nyo lang kasi may kinasal sa aming mga friends. Ha mga katropatids, so huwag tayong hitaw! Natin mamayin po yung Silay Center ngayon. Arts and Artifacts. Souvenir shop po siya. Dati po siya church, the Church of Our Lady of Lourdes, 1891 hanggang 1945. After World War II po, 1945, nasira po yung the Church of Our Lourdes natin. Ginawa na lang po siyang Arts and Artifacts. Bilihan po ng mga souvenir. Ngayon po, souvenir shop po siya. Rap! Sakyan, sige, sige. Kita-kita tayo ron dito ako dyan kayo. Ito naman pong walls natin, ma'am. Patibay po siyang bato na yan. Dahil galing po siya sa volcano. Adobe po yan. Dati po siyang church. Ayun po, ma'am. 1891 hanggang 1945. After World War II po, 1945, nasira yung church. Ginawa po siyang Silay Center, Arts and Artifacts. Bilihan po ng mga souvenir. Ngayon po, ma'am, pwede po tayong pumasok sa loob dahil free po siya. Kung sakali po may magustuhan po kayo, pwede nyo pong bilhin para may souvenir po kayo. Okay, paparada lang muna tayo, ma'am. Sige po, baba muna. Yeah. Pero close po siya. Close siya, ma'am, dahil museum po siya. Ang open lang po ng museum sa Intramuros yung mga may entrance. And then ang free naman sa Manila na museum na pwede pumasok is the National Museum sa Luneta po. Kaso nga lang, para makapasok po kayo doon, kailangan niya po magpabook. Ahead of time, no? Kasi po kinokontrol din po nila yung mga pumapasok na tao. Kung papayag sila na may mga walk-in, hindi nila makukontrol yung tao, ma'am. True. Kaya kailangan talaga magpabook. Opo. Dahil may mga sinusunod pa tayo ngayon ng mga protocol, ma'am. Dito naman po yung first compound ng mga pare.
1576 hanggang 1581 hanggang 1768. 1768 po nasira po yung first compound ng mga pare. Ginawa po siyang first Supreme Court ng Pilipinas. Then after World War II, nasira yung first Supreme Court ng Pilipinas. Gumawa po tayo ng first public school inside din yung Intramuros. Ayan po yung public school na college. Anong pangalan? Ang lungsod ng Maynila. Sinong mayor dito, kuya? O, si Orme po. Bisco Moreno. Pero hindi niya po pwedeng pakialaman yung rules ng Intramuros dahil private. Meron. Opo. Yung rules po namin is nanggagaling po sa Intramuros Administration. Sa palasyo ng gobernador. Ah, I see. Oo. Yung din kami kumuha ng permit pati yung mga nagkakalesa. Itong ano namin, pedicab. Kumuha kami ng permit niyan dyan sa palasyo. Pati po yung nagkamang kalesa natin. Doon din po. Ito po yung Puerta Real. Gato. Parang bihira lang yung nagkakalesa, kuya. Parang isa lang nakita ko. Hindi mo marami yun sa Manila Cathedral. Ayun yung horse terminal pati yung Port Santiago. Puerto. Ito lang ako dyan man sa original kit. Ang tamurong ito. Ito yung nakakalasa. Ano nga si kuya? Ipa-explain nga sa kanya nung ito? Kapag interview. Puerta Real Garden now, ma'am. Dati po siyang Aquarium de Manila 1904 hanggang 1974. Bakit tinawag na Aquarium de Manila? Dati po siyang Manila Ocean Park, ma'am. Ganun po siya dati before. Nung bumigay po yung aquarium natin, hindi na po siya ni-renovate. Nilipat na lang po siya sa Manila Bay. And then pinalitan po siya ng pangalan na Ocean Park. 1904 hanggang 1974, ma'am. Dati po siyang Aquarium de Manila. And then 1944 hanggang 1945, yung pinakaloob niya po, ma'am, naging Japanese barracks po siya. Punungan po ng mga Japanese before, nung panahon ng World War II. And then, yung Aquarium de Manila pa siya, ma'am, naganap po yung World War II natin. Hindi, 1904, ma'am, nangyari. 1904 nangyari po, itinayo po yung Aquarium de Manila natin. Nasira po siya 1974. Anong dahil sa World War II? Hindi po. 1945 po natapos yung World War II natin. Pagkatapos ng World War II natin, ma'am, ayos pa rin po yung Aquarium de Manila. Bumigay lang po siya, ma'am, 1974 na po. Dahil sa, hindi naman ito. Po, bumigay. Nasira lang talaga. Parang ganun po bumigay na dahil sa kalumaan. Thank you.
headquarters before ni Tomoyuki Yamashita. Ngayon po, baluarte de San Diego Garden. Dahil puro garden po sa loob. And then pag pumasok po tayo dyan, yung makikita po natin yung maze po sa loob. Pag umakyat po tayo sa taas, dun po itinatapon before yung mga kababaihan natin na ginagaasa ng mga Japanese nung panahon ng World War II. Pasok! Akala ko dahil ito pong baluarte di San Diego Garden. Yung Fort Santiago naman po ma'am, ayun po yung mga naging kulungan before ng Kastila. Nung panahon po nung Kastila. Fort Santiago. And then dun din po kinulong si Jose Rizal. Okay, okay, picture lang ha. Punta sa butas. And then yung pag pumasok na yung mission na yung... Saka sa sabog. Saka sa sabog naman. Ah, saan pala kayo, ma'am? Cavite po. Sa Peru. Opo, ito po yung inanuan ng Encantadia, pati po ng last week man natin. Pati yung Born Legacy natin, dito po sila nun. Oo. Oh. Dito po tinatapon before yung mga kababaihan na... Eh di may multo dito kuya pag gabi. Something. May multo dito. Niniwala ba siya multo ma'am? Meron yung multo. Oo, meron talaga mga multo na kakapon. Okay, picture mo muna kayo dito. Dito kuya, inuhulog.
Kuya Makmak. Dahil siya napakagaling na tour guide. Ilang years na nga ulit, Kuya Mak? 8 years na po, ma'am. 8 years na siya as tour guide. At napakaganda niya ang tour guide kasi magaling siya mag-rap. Okay, bye mga katrapatid! Bye-bye! Salamat.